In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. In memorial of Saint Alphonsus Liguori, Bishop and Doctor of the Church. Also in honor of the Blessed Virgin Mary, the Lady of Saturday. Coming together as God's family with confidence and ask the Lord for pardon instead. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, in my fault, to my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who constantly raise up in your church new example of virtue, grant that we may follow so closely in the footsteps of Bishop Saint Alphonsus in his zeal for souls, as to attain the same rewards that are his in heaven. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen. A reading from the book of Leviticus. The Lord said to Moses on Mount Sinai, 7 weeks of years shall you count, 7 times 7 years, so that the 7 cycles amount to 49 years. Then on the 10th day of 7th month, let the trumpet resound. On this, the Day of Atonement, the trumpet blast shall re-echo throughout your land. This 50th year you shall make sacred by proclaiming liberty in the land of all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, when every one of you shall return to his own property, every one of his own family estate, in this 50th year, your year of Jubilee, you shall not sow, nor shall you reap the aftergrowth of or pick the grapes from the untrimmed vines. Since this is the Jubilee, which shall be sacred for you, you may not eat of its produce, except as taken directly from the field. In this year of Jubilee, then,
every one of you shall return to his own property. Therefore, when you sell any land of your neighbor or buy any from him, do not deal unfairly. On the basis of the number of years since the last Jubilee, shall you purchase the land from him. And also, on the basis of the number of years for crops, shall be sell it to you. When the years are many, the price shall be so much the more. When the years are few, the price shall be so much the less. For it is really the number of crops that he sells you. Do not deal unfairly. Then, but stand in fear of your God. I, the Lord, am your God. The word of the Lord. Thanks be to God. O God, let all the nations praise you. O God, let all the nations praise you. May God have pity on us and bless us. May he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth among all nations, your salvation. Because you rule the peoples in equity, the nations on the earth you guide. O God, let all the nations praise you. The earth has yielded its fruits. God, our God, has blessed us. May God bless us. And may all the ends of the earth fear him. O God, let all the nations praise you. O God, let all the nations praise you. Having heard of Jesus' reputation, I exclaimed to his courtiers, "This man is John the Baptizer. It is he in person, raised from the dead. That is why such miraculous powers are at work in him." Recall that Herod had John arrested, put in chains, and imprisoned on account of Herodias, the wife of his brother Philip. That was because John had told him, "It is not right for you to live with her." Herod wanted to kill John, but was afraid of the people, who regarded him as a prophet. Then on Herod's birthday, Herodias' daughter performed a dance before the court, which delighted Herod so much that he swore he would grant her anything she asked for. Prompted by her mother, she said, "Bring me the head of John the Baptizer on a platter." The king immediately had his misgivings, but because of his oath and the guests who were present, he gave orders that the request be granted. He sent the order
to have John be hidden in prison. John said was brought in on a platter and given to the girl, who took it to her mother. Later, his disciples presented themselves to carry his body away and bury it. Afterwards, they came and informed Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi natin masyadong kilala si San Alfonso de Ligori. Pero alam natin ang baklaran. So, yung pong namamahala ng baklaran, ang tawag po natin ay mga paring Redemptoris. So, kung kahapon ang pyesa natin na ipinagdiriwang ay tungkol kay St. Ignatius of Loyola, who is the founder of Jesuits. So St. Alfonso de Ligori is the founder of Redemptoris. So, bahagi po, no? Na kung saan ay itinuring na obispo at doctor of the church, si St. Alfonso de Ligori. Bagaman po may ilang paong libro na pwede natin basahin, no? Pag kung sinabi natin, sabi ako talagang kayo nagkahanap ng mga libro, no? Na maaaring tulungan tayo sa pagkaunawa ng ating pananampalataya, maging ito man ay sa dangan ng bahagi ng ating pagtugon, theological, pastoral, spiritual, ng mga katanungan, ay nire-recommend ko po sa inyo, ay di kunin mo mismo yung mga libro na nilika ng mga itinuturing nating doctors of the church. We have only 36 doctors of the church. Bahagi po na kung saan along the way. So, yung pinakahuli pong doctor ng simbahan ay tinilaga po ng kagalang-galang ng Papa Francisco. Hindi ko lang alam kung itong taon na ito o last year. Bahagi po, no? Na kung saan ay maunawa natin sa bawat papa sa nakikita niya na maaaring ito ay maging bahagi ng ating pagkilos na makadagdag ng ating kaalaman. Yung pong huli nating doctor of the church ay St. Gregory of Nursia. So, pero si San Alfonso de Ligori ay bahagi yun na kung saan ay itinaga naman ni Pope Pius IX bilang doktor ng simbahan. Ang maliwanag ko na kung saan ay sa kanyang pagkilos na bilang founder of the Redemptoris ay ito'y pinayagan during his lifetime. Nagkaroon ng pagkakataon na ito ay tunay na makatugon. Tawagin natin ay yung mga kongregasyon kung tawagin natin ay pontifical right. Merong ibang diocesan right. Kasi hindi pa na-recognize ng Roma. So siya ay mapalad at noong siya ay nabubuhay, ay na-recognize na ng Roma. Meron pong mga congregations na namatay na yung mga founders pero hanggang ngayon ay hindi pa na-recognize ng Roma. They simply become on the diocesan right. So bahagi yun na kung saan ay ipinahayag ang pagtugon sa panawagan ng Pong Mikapal
So, si San Alphonse de Ligori, no, ay marami nyo kayong makikita mga libro, no, na kanyang sinulat, no, at isa po rin yung kalimitan tungkol sa Blessed Eucharist. Pero bagay yun na kung saan ay pagnilayan natin na kung saan ay sabi na natin ay ito yung katanungan natin ngayong kapanahonan na ito, nalubos natin makilala si Jesus. Ang kinakailangan natin ang patuloy ng pagninilay at pag-aaral. Or else, baka makatulad tayo kay Herod na napagkamalan niyang si Jesus ay si Juan Bautista. Well, yung ignorance naman na nakita natin kay Herod ay ignorance tainted by sin. Siya ay yun ay kamangmangan na bahagi ng kanyang pagkakasala. Pero kamangmangan pa rin tungkol kay Jesus. Pero yun ay may kasama na. No? Ay siya ay kinukonsyensya na isipan na ano sa tingin niya, ah, ito si Juan Bautista. Si Juan Bautista. Kaya nga, bahagay yun na kung saan ay nawa ay makita po natin na yung dumarating sa tao na kung saan ay kukonsyensyahin tayo ng mga bagay na maaring ginawa natin. Maaring matagal na, pero muli itong susumpot. So ito ay mga ilan sa mga kadahilanan na tinatawag natin hindi pagkakilala kay Jesus. Pero tayo, nananais sa sumunod sa manawagan ng Poong Magkapal, ay nawa ay patuloy na magbasa, magnilay, makinig upang lalo natin makilala kay si Jesus. Kasama na rin dito sa mga isinulat ng mga itinuturing natin mga doktor ng simbahan. So, kalimitan po ng mga tinatawag nating doctor of the church, no, ay may maraming isinulat. Maliban lamang o kay St. Teresa of the Child Jesus, no, ilan lang yung kanyang sinulat, yung kanyang autobiography. No? Kasi yung mga madre, no, ng panahon na yun ay required na gumawa ng journal. Ano na yung pranata? Yung journal na maglalagay sila ng kung ano yung nangyari at kanilang pinaninilayang sa araw na yon. Yun lang po yung sinulat ni St. Teresa of Child Jesus. Pero kahit pa paano kay St. Teresa of Child Jesus, yun ang minakita ang simbahan na bahagi yun na kung saan ay nakabuluhan na pwede natin bigyan ng higit na pagpapahalaga. Anong katulad yung nakita natin kay St. Teresa of Child Jesus, yung sabi nga natin ay sa itinuring na missionary saint, hindi naman lumalabas ng kumbento, doctor of the missions, pero nandun lang siya sa kanyang kumbento. Paano siya tinawag ng missionaryo? Well, bahagi yun ang kanyang pinahayag, kaya doon natin matagpuan sa kanyang kung tawagin po natin ay Journal of the Soul, yung kanyang mismo autobiography. Pero ito po, no? Natulad po ng pagdiriwang natin ngayon si San Alphonse de Ligori, bahagi ng ating pagkilos, na kumitingan po natin ay makapuntulong sa atin, bagamat po siya ay nabuhay centuries ago, 1696. They are already 2015. Pero kahit na sa malayong agwat ng panahon,
ay marami po siyang may tuturo sa atin na kung tingnan po natin ay maaari pong tulungan tayo na higit na maunawaan ang ating pananampalataya. Lalong-lalo na po sa pagpapahalaga sa banal na Eukaristiya at yung panalangin para po sa mga kapatid natin na nauna na. So, pagkakataon na kung saan ay maging gabay natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. So, yun po yung nakita natin. Isang pagkakataon na kung saan ay patuloy tayong gabayan sapagkat alam natin, yung hamon na ibinibigay sa atin, lalong-lalo na ako ngayong kapanahonan na ito, makilala si Jesus. Makilala yung kanyang patuloy na paggalaw sa daigdig na ito. So, marami hindi nakakilala kay Jesus na sinisimbolo ni Herod. At may mga pagkakataon po na kung saan kinakailangan natin ipakilala si Jesus. Lalong-lalo ngayon sa kahit na sa kapwa natin mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Kasi marami po ngayon na yung sabi, pinagyayabang nga po ng iba na marami silang nakuhang mga mananampalataya mula sa pagiging Katoliko. At isa na nga ako rito, ay yung pagkakilala kay Jesus, ano, sa kanila ay hindi naman tao sa Jesus. Hindi naman Diyos sa Jesus, tao lang sa Jesus. Pero dati na silang Kristiyano, Katoliko. Pero nakuha sila ng ibang sekta na sinasabi na si Jesus ay tao lamang, hindi si Diyos. Kaya po, makita po natin ang patuloy nating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At isa pong napakahalagang pinapakita po ni St. Alphonsus de Liguori ay yung kanyang devotion sa Banal na Sakramento sa altar. Na, well, nawa po sa pagninilay natin at yung ating sinimulan, ako po naman ay nagpapasalamat na kaisang linggo na tayo, isang buwan na tayo, yung buwan ng July na tayo ay yung 7 to 7, bagaman po kumisa nakikita ko na yung may ilan pa lang mga oras na iisa yung nakalagay na tao ng nagsusumikap na magtanong, pero kahit pa paano po yung tuloy-tuloy na mayroon nang tatanong. Nagmaliwanag ko kasi nakita na, bagamat yung ngayon yung kumisan yung kagustuhan ng tao, na makita po natin at sana rin po ay mapahalagahan natin, katulad ng pagpapahalaga ni San Alphonsus de Liguori. Siguro po, kahit pa paano, ito yung isang tugon. Kasi may mga tao yung nanais na buhayin yung perpetual adoration. Ay, sabi na natin, may kakulangan tayo na mapunuan yung perpetual adoration. Pero kahit madango, siguro kapag araw ng Webes, kahit na 7 to 7, so, bahagi yun na kung saan ay pwede natin matugunan. Pero, sabi nga natin ay yung perpetual, medyo mahirap po yun kasi kinakailangan kahit na ang gabi, mayroon. Pero kahit na once a week, 7 to 7, pero kung talagang pwedeng tanggapin ng tao at makakita yung pagpapahalaga, eh doon natin makita. At ano po yung nais natin bigyan pa siya sa ngayon na rin po sa pagkaunawa po ni St. Alphonsus de Liguori. Kung nais natin makilala si Jesus, we have to spend time with Him. Kinakailangan natin na magbigay ng panahon sa Kanya. Hindi lang yung ano bagay yung pagkakilala ng ibang tao kasi nabasa sa libro na pakinig sa
sa sermon na napanood sa TV, napakinggan sa radyo, maraming pwedeng sabihin natin na pinanggalingan ng kaalaman natin tungkol kay Jesus. Pero isa na huwag natin kalimutan ay yung spending time with the person. Ay samahan mo mismo ang tao, makasama mo mismo ang tao, makausap mo mismo ang tao na nais mong makilala. Pero din o, yung ating Diyos. Asan natin magagawa yan? Sa pagkatanod sa banal na sakramento sa altar. Nandiyan sa Jesus. Kausapin natin. Bahagi ko na kung saan ay kung wala man tayong masabi ay simply to be with Him. Samahan natin. At lumuso natin makikita at maunawaan yung ating pagtugon sa bahagi yun na ipinapahayag sa atin ng Poong Ikapan. At yun, ay malaki pong may tutulong sa atin para makilala natin, tunay natin makilala sa Jesus. Na ngayong panahon na ito ay maraming balakid at hamon na ibinibigay sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya rin po, huwag natin kalimutan na sa pamagitan na ipinahayag po sa atin ng mahal na Birheng Maria na bahagi yun na kung saan ay nakita natin yung pagtugon na ipinakita ng mahal na Birheng Maria kay Jesus ay simple yung kanyang presensya na ibinigay sa panahon na inilagay sa atin ng ating Panginoon Yeso Kristo. At alam natin, hindi na natin pwedeng magawa yun sapagkat natapos na, pero ninais pa rin ng Diyos. Ninais pa rin ng Diyos na ipagpatuloy yung bahagi na ito ng kanyang pagpapahayag ng pagmamahal sa pamagitan po ng presensya niya sa banal na Eucharistia. So next year, January, ay dito gagawin yung International Eucharistic Congress. Ay kung kayo po ay merong kakayanan, ay ini-encourage ko kayo na kayo ay umaten ng International Eucharistic Congress. Medyo may kamahalan lang po yung bayad sa seminar. Seminar lang po ha, hindi pa kasama yung inyong pamasahe. Hindi pa ako kasama yung inyong titirhan. Hindi pa ako kasama yung inyong pagkain. For the period of 8 days, kasi 8 araw po yung Congress, ay yun po ay 7,000. Hanggang September. Pagdating ko ng September, pagkatapos ng September, may dito na ibili yung September, mas mamahal po yun. Maging 8. So, kasi in-extend yung early bird registration. So, pero yun po, no? Bahagi yun, no? Makita po natin sapagkat isang bahagi yun ako sa in-explore ni Sen. Alphonse de Ligori ay yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos lalong-lalo na po sa banal na Eucharistia. Yung presensya ng Diyos sa gitna natin. Ngayong panahon na ito, saan ba natin matagpuan sa Jesus? Boom! Sa banal na sakramento sa altar. So, saan kayo pwede mag-register para sa International Christian Congress? IEC.com.ph. So, online o, pwede kayo mag-register.
Yan lang, kinakailangan may pera kayo. So, pwede po doon ibang transfer. Bahagi yun ng pag-virus na kung saan ay maragdagan natin. Kahit na po ako, gusto kong pumunta, kaya lang ay 2 linggo. Mahirap kumuha ng pari. Kasi sisimula sa Sunday, matatapos ng Sunday. So, kaya po, nawa po ay patuloy natin mapahalagahan. Pero kung kayo naman po ay may panahon, minsan akong mangyari yan. Yung International Eucharistic Congress po ay pangalawa lamang na nangyari dito sa Pilipinas. Yung isa po ata ay noong 1939. Hindi pa ata tayo pinanganak. Yung iba, pinanganak na. Ako hindi po pinanganak noon. So, bahagi po. At ito po na yung International Eucharistic Congress only happens every 4 years. So, iba-iba po yung lugar na pinupuntahan. So, kaya po mapala tayo, nandito na. Medyo malapit-lapit na ho. Kaya po, bagay na kung saan ay pwede natin higit na pagtugunan yung ating pansin. At the same time din, sabi nga ho natin, yung makita ho natin, na invite people. It does invite people po, to experience Jesus in the Blessed Sacrament. Huwag tayo mahiyang mag-imbita na, pumunta ka naman doon, magnilay ka. Kahit na hindi isang oras, kasi yung hinihingi lang ng isang oras ay yung kung mayroong at least mayroon tayong pinapalabas natin yung papel, para yung kasiguraduhan na mayroong magtatanod. Pero kung gusto nyo magtanod na hindi naman nyo gusto na kahit na hindi kayo nakalagay doon, pwede ho. Kailan natin, nais kong makita ho kasi na kasi baka mamaya ay yung Blessed Sacrament ay i-expose natin. Tapos walang magtatanod, baka mamaya ay yan ay puntahan ng pusa. At yan ay kung anong gawin dyan. So kaya lang po natin ilagay, pero kahit na wala kayong doon sa pangalan doon, ay pwede kayong magtanod at magnilay. At nais natin na kung saan ay maraming nais na sabihin ni Jesus sa atin. At kung nais, marami rin tayo nais na sabihin kay Jesus, sabihin natin. Ito yung isang bahagi na kung saan ay pinahalagahan ni St. Alphonsus Tibicori. Sabi ito yung bahagi ng kung saan ay pinapakita na pagkakataon ng ating mahal na ina, mahal na ina ng laging sakloro. Na nandyan yung kanyang anak na nagnanais sa tumulong at samahan tayo sa ating katatayuan.
body and blood of our sacrifice will be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. That's good for Thanksgiving of Noble's family, Kamba family, for the soul of Danny Pisigan, Cipriano Madriaga, Cayetano, Eusebia Fernando Paculan. Be pleased, O Lord, to enkindle our hearts with the celestial fire of your Spirit, just as you granted that Saint Alphonsus should celebrate these mysteries and by them offer himself to you as a holy sacrifice to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Give up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. Through Christ our Lord, for us on the festival of Saint Alphonsus, you bid your church rejoice. So do you strengthen her by the example of his holy life, teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Sending down your Spirit upon them like the dewfall, so they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring it to the fullness of charity together with Francis, Bonaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, with the blessed apostles, and all Saint Alphonsus de Ligori, Saint Martin de Porres, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be called eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honor is yours forever and ever. Amen. That we may truly know who Christ is. Spirit. Let us offer each other the sign of peace.